Saksi kami nung contract signing kayo as manage, sa manage salon. Tsaka doon sa una nilang endorsement yung RR. Una, pangalawa, pangatlo. Wala ko sa pangatlo. Anyway, kumusta na sila? Anong magbabago ang nakita mo sa kanila? Sa discipline, tinatalaga mo pa rin ba? Pinokonyeta mo pa rin ba sila? Oo, kanila lang. Hindi, ganun, yes. Naiintindihan ko naman sila kasi syempre, galing silang underground eh. Kumbaga, ito lahat na nangyayari sa buhay nila, lahat po bago sa kanila. So, kailangan nila ng konting ano ba, time para ma-absorb nila yung lahat na nangyayari sa kanila na biglang, although sikat yung mga kanta nila sa underground and sa internet, but sa mainstream, ngayon palang sumikat yung kanta nila. So, sunod-sunod, meron silang TV, meron silang mga guesting, meron silang endorsement, meron silang movie ngayon, and lahat ng mga music nila is lalo silang lalaki. So, binibigyan ko sila ng time pa to absorb kasi parang nahihilo silang lahat kung ano nangyari sa buhay nila. So, yung atake nila ng pagkahilo nila, ano, nagpapasaway. So, bilang nanay, ginaguide ko sila na mga anak, ganito, hindi pwedeng ganyan, ganito. Meron nga silang code of conduct kasi sanay sila na pag gusto nilang matulog lang, matutulog lang. Eh, showbiz na sila ngayon. So, pag natulog sila ngayon at meron silang taping bukas, kahit puyat kayo, gigising kayo kinabukasan. So, yun yung mga adjustments. So, kaya ko sila napupunyeta paminsan-minsan. Kasi nga, nag-a-adjust sila. Eh, syempre ako rin, may topak din ako, artist din ako eh. So, pag nagsasalit yung mga artistry namin lahat, patay. Pero syempre, iniintindi ko, ako yung nanay, ako yung iintindi sa mga bata. Okay. Yes. Kayo ba, wala bang, nagkakaroon pa ba kayo nangyitan ngayon? May mga inyitan na sa inyo? Meron sa jealousy? Never. Permission? Never. Simula naman, simulan sa full naman po, wala naman po. Pelikula na yung gagawin ninyo. So, kung sa feeling nung pag-arte ninyo kahit minor lang yung roles ninyo? Isi-isip mo sa inyo? Ako, una po kasi bago po kami sumawag sa acting, pinasok po kami ni Mama Kay sa workshop. So, hindi na kami ganun na bigla kasi yung basic acting at saka yung kung ano yung ma-experience namin pag nandun lang kami sa field kung nasa yung guidance ni Mamay bilang veteran actress. Ay, ano niya sa akin? Veteran, ha? Senior lang siya. Veteran actress. Veteran na sense na role isa sa pinaka-pro. Yeah. And plus, medyo na-landing kami because story namin is, kami is gagawin as us. So, hindi namin kailangan i-characterize yung sarili namin as someone. So, yeah, medyo okay. Nakakatawa, alam mo kung anong tanong nila sa akin, may mag-movie niya sila. Yes. Ma, matagal ba yun? Kasi mga nagpatulog, hindi ko nga ginagawa, natutulog ka So,
anong biggest problem na na-encounter mo sa kanila nung minanage mo? Nababayaran na ba sila ng tama? Oo. Hindi ba sila nasusuba? Hindi. Wala akong nasuba. Hindi sila kukubra. Yung nabalita dati na yes. Ka-member nila yun, pero hindi sila yun. Ah, oo, okay. Ka-member nila yung hindi nabayaran. Mm. Oo. Kasi ine-expect yata ng producer, sila yung lalabas, hindi yung mga members of the ex-battalion. Okay. So, parang na, nagagalit yung mga tao kasi hindi naman yung ex ni. Pero kasi wala sila doon. Pero mga ka-members din nila yun. Hindi sila yung hindi nabayaran. So far, wala ka naman. Praise God. Hindi pa naman kami nasusuba or something. Yes. Ito yung pinakamalaking ninyo kong project ay paano kayo nag-connect ng Viva dito? Anong paano mo sa akin? Sinabi ni Boss Vic na gusto mong pelikula kami. Okay. Ito nga. So, gusto niya kasama rin ang XP kasi aminin naman natin, malakas sila and sikat sila ngayon. So, yun, kailangan isa yun sa iba. Kumbaga, kung ma-level up, level up, ma-modesty aside, syempre pagkatapos ng music, pagkatapos ng album, concert, susunod na yung movie doon. So, para lahat, madaanan naman yun. Nakakasingin ka na sa kanila? Ha? Nabibigyan ka na ng komisyon? Oo naman, syempre, ang kinukuha ko komisyon ko, tapos, joke lang. Ipaliit lang komisyon ko, more of, talaga, sabi niya din ginagastos. Ginagastos ko rin siya kanila. Sa totoo lang yung commission. Yung commission na nakukuha ni Mama Ay is ginagastos ko rin. Asamin din eh. Pakain. Para sa sasakyan. Bayad sa bahay. Bayad sa bahay nila. Wala rin. Wala rin. Isang na 2,000. Sabi nung ari ko nila, Madam, 2,000 pwede na rin. So madaling salita ako, iba po talaga siya. Tao sa madaling salita, wala siyang katulad. Tulong talaga. Okay. Sinabi ko naman sa kanila na tutulungan ko si Lay. Hindi ko naman ito ginawang karir talaga, nagkataon na lang na naging karir. Kasi, kumbaga, binisi ko talaga yung sarili ko sa kanila. Hands-on talaga tinagawa ko sa kanila. Totoo. Hands-on. Hindi ako yung kunyari yung minsan nagdadalawin ko sila sa taping, dadala ko sila ng food. Starbucks! Hindi ko iniisip na si Honestly Aside na si Ayay ako. Iniisip ko manager nila. Nanay. Thank you and good luck. Thank you, JN. Yes. You're the best JN in the world.